Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay the new and revised BIR form number 2316. Para po ito sa mga empleyado na binibigay annually. So sakto po, tapos na po yung year 2020. Ngayon naman itong 2316 ibibigay sa mga empleyado natin. At pag-aralan po natin siya, himay-himayin natin kung ano na ba yung bagong 2316 at paano siya binibigay sa employee. At sinasubmit din ito sa Bureau of Internal Revenue, okay? So, sa mga nakaregister na sa Bureau of Internal Revenue, malamang meron kayong BIR as for receipt na kulay pula, at meron din pa tayong Certificate of Registration. At yung ating pong reminder lang po, yung BIR as for receipt po natin ay inamyendahan na, hindi na po siya kulay red, kulay green na siya. Yan, kulay green po. So, yung kulay red nyong BIR as per receipt, pakipalitan na po yan kasi meron na po tayong bago kulay green. Okay? Baka ma-tax mapping kayo, ma-penalty kayo, 1,000 din yun. Isa sa mga obligations ng taxpayer kapag nagbi-business tayo ay yung tinatawag nating tax compliance. Okay? At yung tax compliance, mahaba yun. Ang dami-dami ng klaseng tax compliance. Pero ang pag-uusapan natin tax compliance ngayon ay yung withholding tax compensation compliance. Okay? So, tingnan nyo po yung certificate of registration nyo. Ito po yung sample nating certificate of registration sa bandang kaliwa ko. Meron po yung makikita ang withholding tax dash compensation. Para po iyan sa mga businesses, entrepreneurs, taxpayers na may employee. Kahit isa lang. Kahit minimum wage earners. Dapat meron po tayong withholding tax compensation dyan sa ating certificate of registration. Okay? So, paano siya kinocomply? Para sa mga employees, sa binabayad na compensation sa mga empleyado. Diba, if you remember, yung mga employees, once they receive their salaries, net na yon ng iba't ibang deductions. At isa sa mga deduction na yon ay yung withholding tax on compensation. Tama po ba? So, kung they are subject to withholding tax on compensation under our trained law, because up to 250,000 pesos annual taxable income, they are exempted. Pero kung lalagpas doon, subject na sa ating withholding tax. May tax table tayo doon. Tama po ba? Kinakaltas na yon sa mga empleyado before they receive their salaries from their employers. Tama po ba? So, para po doon, yung ating withholding tax compensation. So, isa sa mga tax compliance ng withholding tax compensation, kung meron kayong tax type nun sa certificate of registration nyo, ay yung distribution ng BIR form number 2316. Yung certificate of compensation payment slash tax withheld. Ito po ay binibigay annually or every year sa mga empleyado. Kaya lang po, iyang BIR form 2316 na nakikita nyo sa kaliwa ko ay luma na. Meron na po tayong bago because sa powertrain law. So, ito na po yung bago. Yung bago po nating BIR form number 2316 ay merong revision date na January 2018 because of powertrain law. So, ito na po yung ibibigay natin sa mga empleyado ngayong darating na 2021. Ngayong darating na January kasi January yung bigayan niyan sa empleyado for the calendar year of previous year 2020. Okay? So, paano siya binibigay ngayon? Ano yung legal basis na nagmamandate sa atin na ibigay itong 2316? Sino-sino ba ang bibigyan? Yung nangihingi lang ba? Yung kinaltasan lang ba? Sila lang ba yung bibigyan? Eh, paano naman yung mga hindi nanghingi? O paano naman yung mga hindi kinaltasan? Kasi minimum wage earners, hindi ba sila bibigyan? Yan ay makikita natin sa Revenue Regulation 11-2018 as amended, RR11-2018. Yan ay binaba ng Bureau of Internal Revenue noong 2018. At nandiyan po yung legal basis natin. Sa mga RWB book owner namin ng Train Law and Other Tax Update for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs, page number 203 po. Babasahin po natin at pag-aaralan yung legal basis ng distribution ng 2316 sa mga employees and its submission sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Section 12, page 203 po. Section 12.
Section 2.83.1 of RR 2, 1998 as amended is hereby further amended to read as follows. Section 2.83.1, Employees Withholding Statements, BIR Form Number 2316. In general, every employer or other person who is required to deduct and withhold the tax on compensation, including fringe benefits given to rank and file employees, shall furnish, pag sinabi pong shall sa batas, kasi itong RR 11-2018, ang tawag dito, administrative issuance, implementing the law, the tax code, under the authority of the Commissioner of Internal Revenue. Nasa tax code po natin yan na mayroong authority to interpret the tax code natin. Kaya makikita nyo sa RR 11-2018, recommending approval, Commissioner. Tapos approval si DOF Secretary, Department of Finance Secretary. Pag sinabi pong shall sa batas, mandatory po yun. Okay? Whether the employer or not, mandatory. Magbibigay siya. Shall furnish every employee from whom taxes were withheld a certificate of compensation payment and tax withheld. Yun po yung BIR form number 2316. On or before January 31 of the succeeding calendar year. So, ang deadline po ng pagbibigay ng BIR form number 2316 sa mga employees ay January 31 of the following year for the previous year. So, for the calendar year 2020, ang deadline ng distribution ng 2316 sa mga empleyado ay January 31, 2021. Yun ang deadline. And on the or if employment is terminated before the close of such calendar year on the day on which the last payment of compensation is made. So sa mga na-terminate na employee before the end of the calendar year, ang bigayan daw ng 2316 ay last payment of compensation. Halina naman sinabi dito. The said BIR form number 2316 is also required to be issued by every employer to employees classified as minimum wage earners and to other employees whose compensation were not subjected to withholding tax. So, napakalinaw. Even if the employees are not subject to withholding tax, simply because they are minimum wage earners or there are other reasons why their compensation income are not subject to withholding tax on compensation, bibigyan pa rin sila ng employer. Kahit na hindi manghingi. Kasi ako, dati, nagkatrabaho pa ako sa isang private company, may narinig ako sa colleague ko, na hindi daw nila binibigyan yung ibang empleyado nila ng 2316, kasi hindi naman daw nanghihingi. Ang binibigyan lang daw nila ng 2316 ay yung nanghihingi. Sabi ko, bakit? Kasi ang dami nila. Ang dami daw nila. Ang dami daw nila. So, ang binibigyan lang daw nila, yun ang hihingi. Mali po yun. Mali po yun. Ang binibigyan po nito ay lahat ng empleyado, whether kinaltasan ng withholding tax o hindi, whether minimum wage earners or not. Okay? Malinaw. And, tuloy po natin. The employer shall prepare BIR form number 2316 in triplicate tatlo, which shall be distributed as follows. Original kay employee. Yung duplicate kay BIR. Yung triplicate daw kay employer. And sabi, page number 204 na po tayo. The certificate must be signed by both the employer slash employer's authorized officer and the employee. It shall contain a written declaration that it is made under the penalties of perjury. Pag sinabi pong perjury crime yun na pag nagsinungaling ka sa certificate, kunyari, sinabi mo 100,000, yun pala, 1 million yun. Kaya pwede pa tayo makasuhan ng crime under penalty of perjury. Kaya, pero mababasa nyo rin yung 2316, di ba? Nakalagay doon sa bandang ibaba before nyo siya pirman, I declare under the penalties of perjury, di ba? Nasa revised penal code natin yun. Okay? If the employer is the government of the Philippines, its political subdivision, agency, or instrumentality, or government-owned or controlled corporation, the statement shall be signed by the duly designated officer or employee. Kagaya na ng LGU. Minsan, ang LGU ang pumipirma doon sa authorized representative, yung accountant. Okay? Next paragraph.
Employees qualified for the substituted filing of his or her income tax return as indicated under Section 2.83.4 of RR No. 2, 1998 as amended, shall immediately affix their signatures in their certificate of compensation payment and tax withheld to signify their intention to avail of the substituted filing of ITR. Kung makikita niyo po sa may bandang ibaba pa ng 2316 after signature sa bandang itaas, sa bandang ibaba mayroong nagsasabi na mag-a-avail ka ng substituted filing. Pipirmahan nyo ng empleyado. If and only if the employees are qualified for substituted filing. Kasi hindi po lahat ng employees ay qualified for substituted filing. Okay? And to return to the employer the duly signed certificates for the latter signature. So after pirmahan ng empleyado, if the employees are qualified for substituted filing, ibabalik daw sa employer. Bakit ibabalik sa employer? Kasi ang employer shall give back, the employer shall give back to the employee qualified for substituted filing of ITR, the original, while the duplicate copy shall be submitted by the employer to the concerned BIR office not later than February 28 of the succeeding year. That's correct. So, there are two important dates pagdating po sa submission and distribution ng BIR Form number 2316. January 31 para sa mga lahat ng empleyado, whether qualified or not qualified for substituted filing, whether minimum wage earners or not, whether they are subject to withholding tax on compensation during the previous year or not. So, bibigyan sila niyan lahat. Ang deadline, January 31. For the calendar year 2020, it is January 31, 2021. And if and only if the employees are qualified for substituted filing, doon ka magpapasa sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Yung tinatawag na may listahan, certified list of employees qualified for substituted filing Annex F. May listahan 'yon, name of employee, as withholding tax, tapos gross compensation, withholding tax, tax withheld, tax remitted, may ganun yun eh, may ganun. May column, apat na column yata yun, apat na columns. Tapos nandun yung pangalan ng, ng empleyado na qualified for substituted filing. Take note, na yung ipapasa sa Bureau of Internal Revenue on or before February 28 ay exclusively para lang sa mga empleyadong qualified for substituted filing. So, if there are employees not qualified for substituted filing, for example, ako, may practice of profession ako, tapos empleyado ako dito as president sa ating company, ATC, hindi ako qualified for substituted filing. So, hindi ko makikita o hindi ko ilalagay yung pangalan ko doon sa certified list of employees or Annex F to be submitted sa BIR on or before February 28 kasi hindi nga ako qualified. Ang ilalagay lang dyan, yung mga qualified. Okay? And reflecting the amount of income payment, the tax due, and the tax withheld. The list shall be stamped received with the concerned BIR office. Yung sinasabing concerned BIR office, RDO nyo yun, ha? RDO. Hindi ka pupunta ng Manila sa national office para magpa-receive ng certified list ng Annex F, hindi po sa RDO. Kailan? On or before February 28. At take note again, ang inilalagay lang po dyan sa February 28 submission ay mga empleyadong qualified for substituted filing. If you want to learn more, who are those employees qualified for substituted filing, please see this RR 11 2018, okay? Sa mga ano naman namin, sa mga RWB Book Owner, napaliwanag na po namin yan dito sa ating RWB Book Train Law. Paki-ano na po, watch and learn na po. And sabi niya, which shall be tantamount to the substituted filing of ITR by the qualified employees. In the event that the employee will need his or her certificate 2316 stamp received, he or she shall request the concerned BIR office to have the certificate stamp received accompanied with the submission of the employer certification that he or she was included in the list submitted by such employer to the BIR. So, pwede naman kasi yung 2316 na hawak ng empleyado, even if qualified siya for substituted filing, ay hindi
walang stamp receipt. Baka kasi gamitin niya sa bangko. Ang problema kasi nito, yung bangko or other government financial institution or businesses, private entities, hindi nila kinikilala yung 2316 sometimes. Sometimes ha, hindi nila kinikilala yung 2316 because they are not familiar with that 2316. Ang hinihingi nila annual ITR pa rin. So sa mga empleyado na qualified for substituted filing, pwede po sila, pwede, optional. Pwede po sila mag-file ng annual ITR 1700 for purely employee para meron na silang annual ITR. Okay, para yun ay papakita nila. So i-convert lang nila, i-attach lang yung 2316 doon sa 1700 para meron silang annual ITR, tatlo yun. Para kinonvert lang yung 2316 naging 1700 annual ITR. Para just in case you will use that in the loan sa banko or other purposes sa private entities or companies, yun ang gagamitin mo. Okay? For employees not, para sa mga empleyadong not qualified for substituted filing of income tax return, 2, original and duplicate copies of the subject certificate shall be given to the employee to serve as a proof of compensation received and tax credit, and the other copy shall be retained by the employer. This shall form part of the employee's income tax return to be filed on or before April 15 of the following year. Yun po ang ibig sabihin ng not qualified for substituted filing. Paki-remind po yung empleyado nyo, if they are not qualified for substituted filing, required po silang mag-file ng annual ITR. Depend, yung annual ITR, tatlo kasi yun 1700, 1701A or 1701. Depende kung anong nature ng income nila na nare-receive. Required po sila mag-file ng annual ITR if they are not qualified for substituted filing. Tapos yung tatlong copy ng 2316, yung dalawa doon, original tsaka duplicate, ibibigay ng employer sa employee. And yung triplicate sa employer, i-retain daw ng employer as receiving copy. And failure of the employer to furnish the employee of the certificate compensation and tax withheld shall be ground for the mandatory audit of payers all internal revenue tax liabilities upon verified complaint. So pag hindi po binigyan yung empleyado ng 2316 tapos nagreklamo po sa BIR, ang gagawin ng BIR, i-audit yung lahat ng tax type ng payer or ng employer. Yan po ang penalty for the failure of the employer to give BIR form number 2316 sa empleyado upon verified complaint, kapag may nag-complaint lang naman. So, lahat ma-audit. Lahat ang tax type. And, ito naman yung mga penalty. Yan, blah, 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 blah. So, two important dates para sa submission and distribution of BIR form number 2316. January 31 sa lahat ng mga empleyado, February 28 para lang sa mga empleyado na qualified for substituted filing. So sa January 31 i-divide mo yung January 31 ng empleyadong not qualified for substituted filing and empleyadong qualified for substituted filing. If the employees are qualified for substituted filing, proceed to submission to your RDO ng BIR Form 2316 at yung Annex F or Certified List of Employees Qualified for Substituted Filing on or before February 28. Ina-attach yung 2316 doon sa Annex F. Okay? Maliwanag ko ba? Ngayon, yung 2316, dati kasi ang ginagawa dyan, pwede tayong gumawa yan 2316 dito sa Data Entry and Validation Module ng BIR. So, pagkagawa mo ng 1604F, ay 1604C, 1604C na siya ngayon, yung Annual Information Return. Kasi nandito yun, may alpalis yan, bawat empleyado, dyan natin nilalagay. Kaya pwede siyang i-extract, tapos lalabas yung 2316 na soft copy. So, hindi mo na kailangan mag-manual, maglagay ng isa-isa. Ang problema dyan sa Data Entry and Validation Module ng BIR, that is old version pa, 6.1, if I'm not mistaken. 6.1 or 6. Pag extract mo, ang lumalabas yung old BIR form 2316. Pwede bang ibigay, sir, ngayong darating yan January 31, 2021 for the calendar year 2020, yung old BIR form
number 2316 sa mga empleyado? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi may bago na eh. May bago ng BIR form number 2316 at walang sinasabi yung Commissioner of Internal Revenue na pwedeng gumamit ng old 2316 na pwedeng ibigay sa empleyado na in-extract or generate diyan sa data entry and validation module ng BIR. Walang ganon. So, ang mangyayari, mag-manual ka, pero kung meron kang computer-generated, computer-aided na ginagamit mo para makapag-extract o makapag-generate ng bagong 2316, pwede yon. Soft copy. Okay? Pero dito, old yung kanyang ina-extract or gina-generate after natin makomplete yung annual ALPA list, hindi pwede. Okay? Luma kayo ni. Deadline, do not forget, January 31 sa lahat ng mga empleyado, whether nang hingi o hindi, whether minimum wage earners or hindi, whether subject to withholding tax on compensation or hindi, whether rank and files or manager and supervisors or corporate officers or hindi, bigyan pa rin sila. Okay? Yan ang sinabi ng batas, RR 11-2018. And if they are, if and only if, qualified sila sa substituted filing, proceed to February 28 deadline, Annex F, yung certified list of employees qualified for substituted filing. And if the employer failed to give this BIR form number 2316 to their employees, upon verified complaint, the employer is subject to mandatory. Pag sinabing mandatory, walang palagi yung RDO, kundi i-audit ka upon verified complaint. Ano i-audit? Lahat ng tax ng employer. Income tax, value added tax, or percentage tax, withholding tax, documentary stamp tax, excise tax, lahat others, pati kasama miscellaneous. Okay? Upon verified complaint. Kung may magko-complain lang naman. Okay? Penalty po ah. Do not forget. And para maiwasan na rin natin yung iba't ibang sulat coming from the Bureau of Internal Revenue na sometimes nagbibigay sa atin ng stress, complain na lang po tayo, wala tayong magagawa. Kaya nga lang, as I said, always, how can we comply if we do not know? How can we play the game if we do not know the rules of the game? Know the rules muna. Para pag-aralan po natin, after natin mapag-aralan, pwede natin siya i-apply. Okay? Maliwanag po ba? At para maiwasan na rin yung mga ganyang karumal-dumal na heart attack, palpitate, na nagbibigay sa atin, resulting from the different letters or notices from your RDO or other BIR offices. Okay? Maraming salamat po. Problem solved. Again po, meron na po tayong bagong BIR form number 2316. Binibigay po yan sa lahat ng empleyado on or before January 31 of the following year. And if the employees are qualified for substituted filing, please proceed to submission of certified list of employees qualified for substituted filing, otherwise known as Annex F ng RR 11-2018. Tapos ina-attach doon yung 2316 na empleyado, pinapareceive sa RDO. Okay? On or before February 28. Para lang sa mga empleyadong qualified. And if the ano yung penalty? Subject to tax audit ang employer upon verified complaint kapag hindi nagbigay ng 2316 yung employer sa employee. Okay? And we would like to invite you to our online education para maiwasan na po natin yung physical contact at maiwasan yung exposure sa COVID or pandemic natin. Basta meron po tayong laptop, computer, smartphone, tablet, makakapag-aral na tayo anytime, internet po. Okay? We would like to invite you to our RWB book. Wait. Charan! RWB book, How to File and Pay Your Own Tax Return. Dalawa po ito. Isang practice set na puro tax returns at isang lecture set at meron data. Ito po yung pagpapraktisan natin para matutunan natin kung paano mag-file and pay ng iba't ibang tax returns. Kasama na rin po dito yung pag-fill out ng Annex F. Ito po, yung Annex F. Pati po yung discussion ng 2316, nandito rin po. And nandito na rin po yung discussion whether or not employees are qualified for substituted filing. Investment fee po is 4,999 only. Free shipping po tayo within the Philippines. Kasama po itong bookmark, ballpen, and certificate that you are the RWB book owner of this RWB book. Okay? Matututunan nyo na po dito paano mag-file and pay ng sarili nyong tax returns. And hindi nyo to kailangan basahin para mapag-aralan. Kahit English, minsan hindi rin natin naiintindihan eh.
So, meron pa tayong online ATC videos, online videos to explain step by step the contents of our RWB book po. Actually, lahat po ng RWB book natin may package po. Package na po ito ng ATC online videos para mapag-aralan po natin yung contents ng ating RWB book po. Okay? And our RWB book tax audit. If you want to learn more po, ano yung rules ng game of tax audit? Anong gagawin nyo kapag naka-receive kayo ng letter of authority? Anong gagawin nyo pag naka-receive kayo ng assessment notice from the Bureau of Internal Revenue? Paano ba gumawa ng letter of protest, yung effective and valid protest? Ano ba yung conditions to satisfy the validity of the protest natin para di mabasura? Kailan ka ba dapat magkapasa ng protest? Ilang days? Nandito po yung sagot lahat. Okay, more than 600 pages po ito at meron po itong mga kasamang mga online videos, yan po. Marami pong videos, more than 20. We will explain and discuss step by step yung contents ng ating RWB book hanggang final decision on disputed assessment nandito po. May mga format po tayo dito ng letter protest, transmittal letter, certificate of appearance, and techniques on how to handle and survive your letter of authority, your tax audit from the BIR. Para po sa mga micro, small, and medium entrepreneurs po. 9,999 lang po yung investment fee. Free delivery po tayo din the Philippines at may support po tayo. Pwede po kayo mag-question sa amin, mag-raise ng questions sa Facebook or tumawag sa amin, okay? And yung aming RWB book po for seller of service, 4,999 only para matuto po kayo paano mag-record ng transactions in your books of accounts. Kasama na po dito yung mga books of accounts na gagamitin natin katulad po niyan, apat po yan. Ledger, journal, cash disbursements journal, cash receipts journal, may bookmark, may ballpen, may certificate, 4,999 only po. May mga sample din po dito na transactions or resibo, yan. Meron po siya mga sample na resibo, expenses, real world, mag-record po tayo actually ng actual na transactions sa inyong books of accounts. Yung books of accounts po na ibibigay namin, ito po, mga resibo, sample na resibo. So, ito po yung pagpapraktisan natin, hindi yung actual nating business. Kasi pag actual business natin na pinagpraktisan natin, wala, puro penalty kasi puro mali-mali kasi hindi natin alam. Pero pag ito pinagpraktisan natin, kahit magkamali tayo, walang penalty. Tama? Tama po ba? May iwasan po natin yung malalaking penalty na hindi naman kailangan. At the same time, matututo ka pa. Makapag-comply ka pa. Okay? 4,999 po. Kasama na po yung mga online videos. Yung po yung mga online videos natin. Kasama na po yan. Okay? Package na po yan sa ating tutorial at sa ating RWB book. Yung RWB book and ATC online videos po natin. Para mapag-aralan nyo po step by step kung paano mag-record ng transaction sa books of accounts nyo. Okay? And our bookkeeping goods po, if your business is seller of goods, meron din po kami dito mga sample na resibo. Yan po, mga sample. Kapag goods po, sales invoice eh. Yan. Mga sample po na resibo na gagamitin natin sa pag-record ng transactions in your books of accounts. Kasama na rin po dito sa package yung ating books of accounts na gagamitin sa pag-record ng transactions po. So, sa madaling salita, ito po yung pag-practice natin ha, hindi po yung actual nating business. Okay? Pumunta ka sa iba't ibang eskwelahan dito sa Pilipinas, walang magtuturo nito. Wala kasi ito sa curriculum nila. Ang pinag-aaralan po doon, academic. At ang academic, malayong-malayo sa real world. Ito pong tinuturo namin sa inyo ay real world. Tunay na buhay na. Kung anong ginagawa sa tunay na buhay, yun po yung pinag-aaralan natin. Para pag na-encounter mo, na-meet mo, alam mo na yung gagawin mo. Kaya nga, real world bookkeeping. Okay? Ako po, CPA na ako lahat-lahat. Hindi pa po marunong mag-record ng transaction sa books of accounts. Simply because hindi namin pinag-aralan sa school. Okay? In our RWB book po, financial statements. Yan. Manipis lang po ito, pero may mga templates po ito ng components ng financial statements. Yan. May notes to financial statements din po ito. Notes to financial statements. May format na po tayo dito. Itatype nyo na lang. Re-retype nyo na lang sa internet. Ay, sa Microsoft Word nyo. Nandito na po kasama yung income statement, balance sheet, statement of cash flow, equity, and notes to financial statements po. 4,999 only po. Kasama na po yung ating online ATC videos para mapag-aralan nyo na po kung paano gumawa ng sarili nyo financial statements.
na i-attach nyo sa annual ITR nyo to be submitted on or before April 15, 2021 ngayong taon for the calendar year 2020. Or kung iba, may iba namang gagawa ng financial statements nyo, walang problema. Pero natuto naman kayo. Okay? At least natuto po kayo kung paano magbasa ng financial statement, ano yung asset, ano yung income, ano yung expense, ano yung liability, diba? Natuto kayo kung paano. 4,999 only po, pero meron po tayong 500 pesos discount dito. Avail na po kayo para makapag-avail kayo ng 500 discount. Free delivery po tayo, okay? And last but not the least, yung ating pinag-aralan kanina, RWB Book Train Law and Other Tax Updates. Dito po kasama pag-aaralan natin yung bagong withholding tax on compensation ng empleyado, kung paano po mag-compute ng withholding tax sa empleyado using our train law, and ano ba mas maganda sa inyo, the 8% ba, the 40%, or the itemized deduction, tax planning, and paano ba mag-avail ng 8%? Sino-sino ba yung qualified sa 8% income tax rate option? And other topics po nandito po. Okay? Kasama na po dito yung mga online videos natin. Yan. I-discuss po natin step by step through our online videos yung contents ng ating RWB book. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. And again, sa mga RWB book owner namin, any RWB book, for unlimited po yung RWB support natin, message nyo lang po kami sa Facebook page, Accounting Tutorial Center, or kapag mahaba yung inquiries nyo, tawag lang po kayo sa amin. And available po yung cash on delivery natin or COD. At bayaran nyo lang po itong RWB book nyo kapag na-receive nyo na from the LBC private courier po natin. Okay? And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life. Pagdating po sa taxation, ang common mindset natin, mga Pilipino or mga nagbi-business ay burden. Kalaban mo yung BIR. Tumadaling salita, or enemy mo yung BIR. No. Kasi whether you like it or not, you have to comply dun sa ating tax code na in-implement ng Bureau of Internal Revenue. So isipin nyo na lang po, yung tax na babayaran natin, yung pagko-comply natin, ay hindi lang para sa atin yun. Para din po sa ibang tao yun na makikinabang dun sa tax na babayaran natin sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Parang blood donation, parang pag-donate ng dugo. Nung nag-donate ka ng dugo, hindi ka naman napilit, di ba? Hindi ka naman tinakot, hindi ka naman kinalad ka, di ba? Pusang loob ka nag-donate ng dugo kasi alam mo, meron kang taong matutulungan na masasave yung buhay dahil sa dugong dinonate mo. Ganun na lang po dapat yung mindset natin sa pagbabayad ng buwis. Okay? Blood donation. Okay? Maraming salamat po. Okay, so our Facebook page, Accounting Tutorial Center, please like and follow us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Dito nyo rin po i-send yung mga inquiries nyo sa ating Facebook page. In our Facebook group, please join our Facebook group, Real World Bookkeeping. Nag-upload po tayo ng mga helpful files. Okay? In our YouTube channel, if you are watching us on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, please do not forget to hit the subscribe button for future updates po katulad po neto. Okay? In our Vimeo account, our Twitter, in our Instagram, not active pa kasi wala pang nag-aawak. Please follow us on our social media, Accounting Tutorial Center, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. If you have further questions or inquiries regarding our topic today or other topics, please send your questions and inquiries on our Facebook page, Accounting Tutorial Center po, okay? Maraming salamat po. My name is Mark Lord ng Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po, and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other updates natin at sa mga RWB book owner namin. Please watch and learn now your online ATC videos para mapag-aralan nyo na po yung RWB book nyo, step by step. Any part, kahit mag-skip ka doon ng mga part, kung ano na gusto mo pag-aralan, hanggang sa matapos mo, okay? Maraming salamat po. Bye-bye!